itong number one, compliant and cooperative with police control efforts. So, compliant naman si suspect, sumusunod naman, pag sinabi mong dumapa naman, pag sinabi mong itapon yung baril, itinapon naman, so compliant. Tila naging refresher course ng police operational procedures ang ginawang formation ng mga tauhan ng Northern Police District kanina. Ito'y matapos ang pamamaril ng mga polis na botas sa binatilyong si Jemboy Baltazar na napagkamalang suspect sa police operation. Nakasaad sa police operational procedure ang tatlong paraan ng operasyon, kabilang ang non-lethal approach o ang paraan ng operasyon na hindi nakamamatay. But kung wala namang imminent na danger, kung halimbawa ang hawak ng suspect ay pamalo, hindi ba naman kailangan barilin yan? Galit din si dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald De La Rosa sa umano'y paglabag ng mga pulis sa police operational procedure. Alam mo, may tumalon doon na bata doon sa tubig. Bakit barilin mo ang tubig? Ang first consideration naman natin is to arrest the suspect, not to kill the suspect. Ayon naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, base sa rules of engagement, obligadong magsuot ng body camera mga operatiba. Bagay na hindi ginawa ng mga tauhan ng Navotas Police. Kung mayroong operation talaga, ang body cam is really mandatory. Marami kasi hindi sumusunod eh. Isa yan sa mga problema natin ngayon talaga. Pero depensa ng hepe ng Navotas City Police. Biglaan daw po yung lakad, hindi na sila nakabuha ng body worn camera. Hindi na rin nila nagamit ang mga cellphone nila. Based doon nga sa initial info na nareceive ng ground commander is armed and dangerous yung babala muli ni PNP Chief Benjamin Acorda sa mga commander, pangasiwaan maigi ang kanilang mga tauhan lalo na kapag nagsasagawa ng operasyon. Ngayong hapon, tinalakay sa pulong ng PNP at DILG ang police operational procedures, ang paggamit ng baril, pati na ang mental health ng mga pulis. Pinaimbestigaan din ni Acorda ang isang pulis na sangkot sa pamamaril sa Navotas dahil may dismissal order na umano ito noong pang 2020. I will check kung totoong talaga may dismissal order or separation from the service. I will check on it. Then we should know bakit hindi na-serve. Nagtungo kanina ilang kamag-anak ni Jemboy Baltazar sa opisina ni NCRPO Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates para alamin ang status na imbestigasyon. Pinakita po lahat na sumurender na po lahat. Kaya po, natuwa po ako sa mga kapulisan dahil po tuloy-tuloy po ang pagtutulong nila sa amin. We file the case immediately. Take note that immediate yun. Nandun sila sa detention cell. At nakita nyo, medyo masikip yung ano eh. Medyo masikip sila dun eh. So walang VIP. And ang nia-assure ko sa kanila, of course, is walang cover-up. Nauna ng pinasibak ni NPD District Director Brigadier General Rizalito Gapas ang anim na sangkot na pulis. Kanina, inanunsyo niyang tanggal na rin sa pwesto ang 27 pang pulis mula sa Substation 4 ng Navotas City Police. Nakakulong pa rin ang anim na pulis na nasabanan ng kasong administratibo. Nasa piskalya na rin ang reklamong homicide laban sa kanila. Z.A.N. Ambrosio, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,